Pagpalang araw mga cacao lover, topic natin ngayong umaga, spraying insecticide and fungicide and even foliar mixed, cocktail mixed. Para saan po? So, month of August, September, July, August, September, dun po yung flowering natin. Mapapansin nyo, wala pa pong, kasi simula pa lang ng flowering, wala pa talaga siyang maraming flower. So, doon tayo magkocontrol ng mga sakit. Katulad ng fungus, bakterya, sanhi ng pagkapadrat. Yun po. So, ikokontrol natin. So, every month, mag-i-spray po tayo. Pwedeng every week, every 15 days, basta wag naman masyado matagal. At least nakapag 10 days po kayo. So, ganyan po ang para sa fungicide. Saka insecticide naman para makontrol natin yung mga insekto, yung mga number one enemy ng cacao. So, titreat natin yung farm natin. Katulad nito, ito yung yung demo ko, yung kinuha kong farm, tapos inabunuhan, tapos ngayon i-sprayhan. Talagang aalagaan natin siya. Sisimula pa lang to sa pag-aalaga. Tapos, kukontrol natin yung mga pod borer, mga insecticide na iba pa. So, para magkaroon naman ng maraming bulaklak. Kasi yung pag-aabuno, nandun lang yan sa lupa, nutrients ng lupa. Pero how about dito sa taas? May nagtatanong kasi, paano po daw pag i-spray? So, control lang yung mga dahon. Kailangan i-sprayhan din natin ng insecticide kasi kinakain siya ng mga insekto. Opo. Tapos, presence po yung mga fungus, bakterya. So, kailangan natin ng fungicide. Saka insecticide naman kahit ano. Mga kahit ano naman dyan nasa aftermarket. Hindi ako mag-ano ng mga brand. Basta marami po dyan. Saka sa fungicide, yung mangkusib. Kasi pwede siyang pang mix cocktail. Kahit lagyan mo ng foliar, maganda rin po. So, isprehan natin lahat. Tulad yan, isprehan lahat. So, mayroon akong DIY. Sinubukan ko pa lang. Ito, bumili ako ng water spray para sa car wash. So, tinatry ko. Kasi, nakapagod din kaya mag-pump. Tapos, ititipid mo lang. Siyempre naman. Tsaka, talaga, may isprehan. Covering lang siya. May isprehan lahat. Ito, tingnan nyo po. Yan, isang ganun lang, oh. Tipid din siya sa battery. Yan. Bilis lang. Mabilis lang po. DIY. Tapos yung may nagtatanong doon sa paano po mag-control ang BSD. Dalawa po yung sagot niyan. Pag-control po ng BSD. Katulad nito, may mga BSD to eh. Kaya kinukontrol natin. Yung sagot po dyan, prevention po ba o cure? So, sa prevention, of course, pruning and fertilization program, and then spraying of fungicide and insecticide. Tapos sa cure naman, pupruning talaga 30 cm pabalik ng sanga, katulad nyan. Mayroon pa yan BSD, so pabalik yan, puputulan natin. Tapos, abunuhan natin para kumpleto yung nutrients. Pagkatapos ng abuno, mag-i-spray tayo. Mag-i-schedule tayo ng spray. Sa akin dito, at least makapag-ano ako, thrice a month o every 10 days, ganun yon. Pwede rin every week, kung malala. So, kung tag-ulan naman, sa cocktail nyo po, mag-ano po kayo, mag-i-sticker kayo. Ngayon kasi, hindi tag-ulan, sinilip ko. Wala pa, hindi pa dumarating yung dito sa amin. Wala pa talagang bagyo. So, pwede akong mag-ano kasi sayang din naman. Laging mainit dito. Mainit pa siya. So, at least, di ba, magamit mo yung chemical sa tama. Pag tag-ulan, masyado, mag-i-sticker po kayo. So, ito, tinitreat ko pa lang yung cacao. So, simula pa lang, mag-i-spray pa lang ako ng mga fungicide, insecticide, foliar, ganyan. So, every 10 days yung 7 to 10 days, ganun. So, yung nagtatanong ng BSD, kung ano po daw yung cure, prevention,
proper nutrients of cacao. Ganun yun. Kasi pag na siya, nagkaroon para malnourish siya, kulang sa nutrients, kulang sa alaga, farm management, doon na pumapasok yung mga sakit. Ganun yun. Yun sa prevention. Sa cure naman, kung nandyan na, magpupruning po kayo. Talagang heavy pruning, tapos abunuhan, start ka ng fertilization, tapos spraying. Ang spraying naman talaga is lagi naman yan, lalo na yung papasok na yung mga flowering. Para makokontrol natin yung mga insekto. Yung mga fungus, virus, ganyan. Kahit na doon na sa habang papunta doon sa harvest, meron pa rin tayong gagawin, pero ano na lang. Parang babawasan natin yung times na mag-i-spray tayo. Lalo na pag hinog na lahat, alam nga naman i-sprayhan mo. Diba? Pero mayroon pa rin once a month, at least. Para control pa rin. So, balot pa rin to. Hindi ako mag-demo ngayon ng pang ano. Kasi iba yung ginagamit sa pag yung nag-i-spray ka ng bunga katulad nito. Iba yung ginagamit. Magamit tayo ng TX3, yung fog lang talaga. Tapos matipid, yung pre-button, ganyan. Na chemical, na matipid talaga yon, may sticker din. Ide-demo ron, ide-demo natin yon. Mag-ano ako ni Teacher Rooney din. Papatulong ako sa kanya. Kasi nandun yung mga gamit eh. So, ganun lang po. Sana hindi nagkulang yung ano, yung video ko. Pero ngayon, treatment lang talaga to. Sa BSD, yung para sa flowering, naglagay ako ng foliar. Hindi ko na sasabihin yung brand, basta may foliar ako. Organic. Saka nag-abuno rin, na rin ako ng organic dito. So ganyan, oh, bilis lang. DIY. Ito. Car spray, 1,200 lang po ito sa Lazada. Sinusubukan ko pala kung maganda ba. Maganda naman yata, oh. Hindi ka na magpapampam. Or bibilhin mo yung knapsack na may dikuryente. Ganon din yon. Yung knapsack na may dikuryente. Tapos, naka-full gear po ako. Siyempre, face shield, may mask, may cover all. Di ko lang pinapakita kasi yung ako lang kasi yung isa nagbibideo. Pangit din man, pangit din minsan kasi yung lagi tayo nakikita. Dapat yung yung nakikita, yung tanim lang muna. Yun po. Salamat po. Magbibideo uli ako ng mga pag may kulang pa. So, reveal. So, yung ginamit ko, ito po. Nilagyan ko po na 16 liters of water. Meron akong face shield. So, meron akong dito, ginamit ko Grow More 2530 Flowering Fruit Development. So, ang instruction niya, 8 to 10 tablespoon daw po. Every 16 liters. Tsaka ito, 3 to 6 tablespoon every 16 liters of water. So, ito naman, gamitan ko lang siya ng 10 to 20 ml. Tapos, ito yung binili kong sinubukan ko yung pang car wash. Kasi mayroon naman siyang fog eh, tsaka mahina lang. Maganda yung pagka-fog niya. Meron nilalagay, sinusok-sok dyan. So, sinubukan ko, okay naman siya, maganda, hindi ka na nagpa-pump. O otherwise, bibili ka ng ganito na meron siyang chargeable siya. Charge mo siya, may battery. Ganun, pero sa akin, sinubukan ko lang. DIY. Tapos meron akong mask. Pero ang mabilis lang siya, malobat. Nasa 20 to 30 minutes lang siya. So, kailangan marami kang kargang battery, charger. Battery na bala. So, ganyan. Tapos, i-mix mo lahat. Lagay mo lahat sa 16 liters. Tapos, stirring mo siya. Bayaan mo na konti. Tsaka mo i-spray. Maganda na yun. Makakadaan tayo sa truss alley natin dito sa gilid. Oh. May truss alley. Dito tayo sa gitna. Nadaan lang tayo. Papunta doon. I-spray tayo. Bilisan lang po. Natapos ko yung pag-i-spray. Dito sa natapos kong dalawa. So, ganyan po.